Makalipas ang araw na yon, muli na naman siyang tumungo sa bundok Banahaw. Bagaman nagkakasiyahan pa sa kanilang lugar, tila ba hindi na pumasok sa isipan ni Tomas ang pista dahil sa kanyang mga nakita. Napakaaga niya pa noong umalis sa kanila sa kadahilanang nagbigay abiso ang kanyang ama na kinakailangan siya sa kanilang tahanan bago tumalikod ang araw sa kalupaan. Mariin naman itong tinandaan ni Tomas para naman kahit papaano hindi siya mapagalitan. Habang binabagtas niya ang daan patungo sa rurok ng bundok Banahaw, iba't ibang uri ng engkanto ang sumasalubong sa kanya. Ang iilan sa mga ito ay may mga lahing kataw sa kadahilanang may mga pisikal na anyo ito na maihahalin tulad mo sa isdang naninirahan sa sapa. Ayon pa kay Tomas na ang bundok noong mga oras na yon parang isang puok pasyalan kung yung pagmamasdan. Wala ka doong masisipat na normal bagkus tanging mga nilalang lamang na merong dugo ng mga engkantada at engkantado. Wala ka ding masisilayang ordinaryong puno sa lugar, gawa ng lahat ng mga ito ay gumagalaw. Dagdag pa ni Tomas, napakalabo para sa mga ordinaryong tao na masipat ang bagay na yon, lalo pat kung hindi sila nagtatangan ng ikatlong mata na nagpapahintulot sa kanilang makita ang hindi dapat nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang rurok ng Banahaw. Nadatnan niya noon ang matandang naglalakad-lakad na parabang meron itong malalim na iniisip. Magandang umaga ho sa inyo, Ginoo. Naparito ho ako para humingi ng gabay at konting kalinawan. Bungad na wika ni Tomas sa matanda. Nang marinig ito ng anghel, bigla naman yung nawala sa kinaroroonan nito at kasabay nito ang biglaan itong paglitaw sa kanyang harapan. Hindi mo na kailangan pang sabihin ang mga bagay na bumabagabag sa'yo, Tomas. Nakikita ko sa iyong puso na meron kang konting pagdududa sa iyong kakayahan. Sabihin mo, Tomas, nababahala ka ba sa mga nilalang na nasisipat mo sa mga nagdaang araw? Sagot naman sa kanya ng matanda. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Tomas kundi ilahad ang kanyang pagsang-ayon. Nang makumpirma yon ng matanda, ngumisi lang naman ito habang masayang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman itong hinawakan ng kanyang dibdib habang nagwiwika ng panatilihin mo ang iyong sarili sa baryo. Huwag na huwag kang lalayo sa Banahaw sapagkat merong limitasyon ang mutsang tinatangan mo. Maging maingat at matalino ka, Tomas, sa bawat desisyong iyong nais isakatuparan. Matapos makapagwika ng anghel, agad naman itong ibinigay kay Tomas ang mga bagay na kanyang kinakailangan. Ang iilan sa mga ito ay mga pangkombating mga dasal, habang ang iba naman para sa panggagamot ng mga karamdaman na hindi pa niya nakakasagupa. Nang maibigay na ito ng matanda, muli siya nitong inabutan ng isang ordinaryong pulseras. Gawa sa balat ng kahoy ang pulseras na yon na halos hindi mo matunugan na gamit pala ito sa espiritual na kumbate. Kapag hindi naliliwanagan ng araw ang pulseras na kanyang tinatangan, kusa itong naglalabas ng liwanag, indikasyon na yon ay buhay at hindi patay na agimat. Dagdag pa ng matanda, tanging siya lamang ang makakakita ng liwanag nito kung kaya't wala siyang ipag-alala na baka makita yon ng ibang tao. Ilang oras pa ang lumipas, wala namang ibang ginawa sa bundok si Tomas kundi ang magmasid sa buong paligid. Maya't maya din ang kanyang pagsilay noon sa rurok ng bundok ng San Cristobal na parabang meron siya doong inaabangan.
Nang mapansin niyo ni Elpin, bigla naman yung lumitaw sa kanyang tabi habang nagsasabi ng, "Wala ka hudyang makikita, Ginoong Tomas. Matagal ko na yung ginagawa dito pero sa ilang siglo kong pagmamasid sa bundok na yan, wala ako dyang nasisilayan. Tayo na ho, umuwi na tayo. Batid kong kanina ka pa hinihintay ng iyong ama." Nang marinig ito ni Tomas, agad din naman yung tumayo upang magpaalam sa matanda. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman silang bumaba patungong baryo. Hindi naman nababahala si Tomas na baka merong mag-abang sa kanila sa daan dahil alam niya sa kanyang sarili, walang pumang sa lugar na yon ang masasamang elemento at mga dyablo. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad ang kanyang amang abala sa pagluluto ng mga minatamis. Handa nila yun sa baryo sa pagsapit ng gabi ng palitan ng mga handa. Naging gawain na kasi yon ang kanilang pamilya sa lugar kapag idinadaos ang pista. Labis kasi noong nasisiyahan ng kanyang ama sa tuwing may nakikita itong kumakain ng kanilang niluluto ng masaya. Dahil sa hindi naman kasama si Tomas sa paghahatid ng mga minatamis, kung kaya't nagpa siya siyang magpaiwan sa bahay. Pilitin man niya noong sumama sa kanyang mga magulang, alam niyang hindi ito maaari sa kadahilanang nagamit na niya ang kanyang gabi para maidaos ng masaya ang kanilang pista. Sa pag-alis ng mga ito sa kanilang tahanan, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang maupo sa labas ng kanilang bahay habang malalim na nag-iisip. Nasa ilalim siya noon ng puno kung saan napakaraming alitaptap sa itaas nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilay sa nagsisiyahan nilang baryo, ninais na lamang na mahiga ni Tomas sa madamong parte ng kanilang bakuran. Pagsilay niya sa langit, doon niya unti-unting nararamdaman ng kapayapaan na halos madalang na lamang niyang maramdaman. Masyado na kasi siya noong abala sa buhay kung kaya't aminado si Tomas na napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Ginoong Tomas, bilang tao, napag-isip niyo bang hindi patas ang Panginoon sa pagbibigay niya ng buhay sa bawat nilalang? Kami nabubuhay kami ng humigit sa 1,000 taon, pero sa uri ninyo, bibihirang makaabot sa 100. Wika ni Elpin paglitaw nito sa kanyang tabi. Hindi ko naman kine-question ang buhay at kapalaran na ibinibigay sa amin ng Diyos. Sa totoo lang kaibigan, napakapalad nyo sapagkat nagagawa nyong masilaya ng mahabang panahon ng mundong ito. Kami? Eto, masaya nang makaabot ng 70 taong gulang. Alam mo, napakahalaga sa aking makaabot ng 70 taong gulang sapagkat yon ang kagustuhan ng Panginoon. Wala naman akong ibang hangad sa buhay, kundi sundin ang lahat ng nais niya. Matapos nitong makapagsalita, unti-unti nitong ipinikit ang kanyang mga mata habang nananatiling walang imik. Halos ilang minuto din nilang tinamasa ang kapayapaan at katahimikan sa paligid hanggang sa dumating ang puntong merong bumisitang panauhin sa kanilang tahanan. Paggising niya sa kanyang subhi, bigla naman niyang nasipat ang isang lalaking nakatayo sa harapan ng pinto ng kanilang bakuran. Nang masipat niyang kasama yon sa mga kalahok na nakaraang tagisan ng agimat, dali-dali naman siyang tumayo at masaya yung binati ng magandang gabi. Subalit pagkarinig ng lalaking yon sa kanyang sinabi, wala itong imik na parabang hindi nito nagustuhan ang mga bagay na kanyang narinig. Dahil sa naging asal nito sa kanya, kung kaya't napilitan si Tomas na gawing seryoso ang pagbisita nito. Kaibigan, masyadong gabi naman ata ang pagdalaw mo. Maaari bang malaman ko anong pakay mo?
Tanong dito ni Tomas habang dahan-dahang tumatayo. Nang marinig ito ng lalaki, agad din naman itong tinadyaka ng kanilang pinto habang sumasagot ng, "Di ba malakas ka, Tomas? Harapin mo ako ngayon! Demonyo ka! Napakatindi ng kahihiyang dinanas ko dahil sa'yo! Ikaw ang sumira ng buhay ko!" Matapos makapagsalita ng lalaki, mabilisan naman yung pumasok sa loob ng kanilang bahay. Wala naman noong nagawa si Tomas kundi kaharapin yon sa kadahilan ng kitang-kita niya sa lalaki ang nag-uumapaw nitong galit sa kanya. Alam din noon ni Tomas na walang puwang doon ang maayos na pag-uusap, kaya na may napilitan siyang pagbigyan ng pakay nito. Sa pagharap niya sa lalaki, agad naman niyang ikinarga ang kanyang malalakas na bakod at puder sa katawan. Inutusan din niya noon si LP na huwag makialam, gawa ng ayaw yon ng kanyang uri. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong nanlaki ang mga mata ni Tomas nang masipat niya ang antingerong dumukot sa bewang nito ng isang latigong gawa sa buntot ng page. "Ano ba yung daladala mo? Akala mo tatablan ako niyan? Buntot ng page? Nagbibiro ka ba?" Wika ni Tomas sa lalaki. "Hindi lang basta buntot ng page itong dala ko, Tomas. Umanda ka. Sinisiguro ko sa iyo ngayong mapapahiya ka." Sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, buong lakas naman yung sumugod sa kanya na siyang naging sanhi upang sugurin din niya ang antingero. Sa bawat paghataw nito ng latigo ay panay naman ang pag-ilag niya habang maiging pinag-aaralan ang bawat pag-atake nito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Tomas nang biglang mabutas ang kanyang kalasag dahil sa latigong yon. Halos hindi siya noon makapaniwala sa kadahilan ng yon ang unang pagkakataon na merong gamit na nakabasag sa kanyang kabal. Mahirap mang paniwalaan pero kitang-kita ng kanyang mga mata ang tindi ng pinsalang nagawa nito sa kanyang depensa. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan siyang magdobling ingat gawa ng paniguradong makakatanggap siya ng isang malubhang pinsala sa pangalawang beses na pagtama nito sa kanya. Halos ituon niya noon ang kanyang buong lakas sa pag-ilag hanggang sa dumating ang puntong nasukol na siya nito. "Ano, Tomas? Pag-ilag na lang ba ang kaya mong gawin? Kinakabahan ka ba? Hindi ka ba makapaniwala na mayroong gamit na bubutas sa kabal mo?" Sigaw ng antingero habang patuloy na hinahataw sa lupa ang kanyang latigo. Dahil sa sinabi nito, napilitan si Tomas na dukutin ang balahibo ng anghel. Paghawak niya rito, bigla namang napatahimik ang lalaki, gawa ng kitang-kita nito ang muling pagtaas ng kalasag ni Tomas. "Pasensya ka naman nung kung mababang uri ng kabal ang ginamit ko sa'yo. Sige nga, hatawin mo nga ulit ako. Tingnan natin kung uubra pa yung pangontra mo." Sagot naman dito ni Tomas nang mahawakan na niya ang balahibo ng anghel. Nang marinig naman ito ng antingero, walang pagdadalawang isip siya nitong hinataw ng hinataw hanggang sa dumating ang puntong nakaramdam na yon ng labis na pagod dahil sa kanyang ginawa. Si Tomas naman noon, nananatiling nakatayo, walang galos sa katawan. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 15 beses siyang hinataw ng latigo na merong pangontra laban sa kabal. Subalit ang mga pag-ataking yon ay hindi umubra sa kanya, gawa ng labis na nagbibigay sa kanya ng lakas ang balahibong ibinigay ng matanda. Matapos masilaya ng antingero na hindi man lang nasugatan si Tomas, labis-labis ang galit nito. Halos umapoy na ang pagtitig nito sa kanya na parabang gustong-gusto na siya nitong lamunin ng buo.
Maya-maya pa, muli na naman itong sumugod sa kanyang kinaroroonan. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kanya, dumating ang kanyang ama para pigilan silang dalawa. Panay ang pagsigaw nito habang tumatakbo na siya namang nakakuha ng atensyon sa antingero. Paglapit ng kanyang ama sa kanila, dali-dali naman itong kinuha ang latigo ng lalaki habang nagwiwika ng... Ano bang pumapasok sa isip mo? Magkababaryo tayo. Pista ng ating lugar. Tapos ikaw nandirito ka sa bahay para hatawin ng latigo itong anak ko. Magkakilalang magkakilala pa naman tayo. Ba't ka ganito? Nang marinig ito ng lalaki, kahit papaano'y medyo nahimasmasan na yon sa sinabi ng ama ni Tomas. Upang hindi na madagdaga ng kaguluhan sa kanilang tahanan, ninais na lamang nitong humingi ng pasensya habang tahimik na umaalis sa kanila. Nang makalayo na ang lalaking yon, agad naman siyang niyakap ng kanyang ama habang kinukumusta. Ayon dito, napauwi siya ng disoras sa kanila sa kadahilanang nabalitaan niya ang pagsugod ng antingero sa bahay nila. May iilang umawat dito sa baryo pero maging ito man hindi napigilan ang nais mangyari ng lalaking yun. Wala naman silang nagawa para mapagtulungan ito. Gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili kung gaano kalakas ang tinataglay na mutsa ng lalaki. Sa pagbalik ng katahimikan sa bahay nila, nagpa siya ang kanyang ama na dalhin na lamang siya sa baryo. Wala namang nagawa noon si Tomas, kundi ang sumunod dahil alam niyang hindi ito aalis nang hindi siya kasama. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa lalaki. Ayon kay Tomas, hindi naman niya yun pinatulan, gawa ng napag-isip-isip din niya na maaaring wala ito sa katinuan. Kahit papaano kinikilala pa rin niya itong kababaryo kung kaya't hindi siya gumamit ng dahas upang mapatigil ito. Sa pagdating nila sa baryo, agad naman silang sinalubong ng iilan pang mga antingero. Humingi ang mga ito ng tawad sa kanya sa kadahilanang aminado ang mga kalalakihang yon na kasama nila ang nagtangkang manakit kay Tomas. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, hindi naman ako nasaktan. Nauunawaan ko ang hinanaing ng inyong kasama. Hayaan ninyo, kapag nasa maayos na estado na ang kanyang isip, makikipag-usap ako sa kanya. Wika dito ni Tomas. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang tinungo ang kanyang mga magulang na nagsisiya. Bale, doon na sila noon nagpalipas ng gabi para naman kahit papaano masulit nila ang pista. Sa pagsapit ng bukang liwayway, saka pa lamang umuwi ang kanilang pamilya. Pagdating nila sa kanilang tahanan, sa hindi malamang dahilan, nakaamoy siya doon ng isang kasukasukang presensya. Hindi niya mawari kung saan yon ang gagaling dahil sabog-sabog ito sa buong paligid. Pakiramdam niya noon, merong maitim na ulap sa labas ng kanilang bakuran na hindi maalis-alis kahit anong gawin niya. Nang makapasok na siya sa tahanan nila, agad naman niyang ipinagbigay alam sa kanyang mga magulang ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang lugar. Tay, paumanhin ho, pero parang hindi ako makakatulong sa iyo mamaya. May gagawin kasi ako dito sa bahay pero susubukan ko hong tumungo sa bukid para naman makatulong sa inyo kahit konti. Wika ni Tomas sa kanyang ama habang kinukuha ang mga sangkap sa pagtatawas. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang kanyang ama kundi sumang-ayon. Sige Tomas, basta kapag natapos mo na ang gagawin mo ng maaga, sumunod ka sa bukid. Hihintayin kita. Wika ng kanyang ama bago ito tuluyang umalis sa bahay nila. Bagaman awang-awa doon si Tomas dahil wala pa yung gaanong tulog,
wala siyang magagawa para tulungan ito. Hindi niya kasi maaaring pabayaan ang bahay nila, lalo pat malakas ang kutob niya na merong demonyong nagmarka dito. Sa pag-uumpisa ng kanyang pagtawas sa kanilang tahanan, doon niya naramdaman ang presensya ng isang kakaibang halaman na tumubo sa gilid ng kanilang bahay. Nang maramdaman niya ito, dali-dali naman niya itong pinuntahan para makumpirma. Halos sinuyod ni Tomas ang bawat dingding ng kanilang tahanan, masiguro lamang na totoo ang naramdaman niya. Sa pagdating niya sa likurang bahagi ng bahay nila, bumungad sa kanya ang isang malagabing dahon na napakaitim. Sa sobrang itim ng halaman na yon, halos napagkamala niya yung isang maliit na piraso ng uling. Pagbunot niya sa halaman, laking gulat na lamang ni Tomas nang bigla itong maglaho sa kanyang mga kamay. Animoy na agnas na lamang ito at naglaho na parang bula na siya namang hindi niya lubos maunawaan. Dahil sa pangyayaring yon, muli siyang bumalik sa loob ng bahay nila para maipagpatuloy ang kanyang pagtawas. Gulong-gulo na noon ang kanyang isipan gawa ng hindi niya maintindihan ang ganoong uri ng mga kaganapan. Upang makapag-isip siya ng maayos sa kanyang gagawin, maigi naman siyang ginabayan ng subhi. Ayon sa kanyang kasangga, mas mainam na huwag muna niyang isipin kung para saan ang halamang yon upang maituon niya ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito, walang imposible sa pagtatawas sa kadahilan ng subok na yon sa mundo ng mga tao maging sa mundo ng mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga siya sa kanyang pagtatawas. Pagsilay niya sa resulta, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kadahilan ng kagaya ng naramdaman niya sa kanilang tahanan, sabog-sabog din ang naging kinalabasan. Ilang ulit niya pa yung ginawa, subalit iisa lamang ang naging resulta. Dahil sa mga bagay na nagbibigay kalituhan sa isipan niya, kung kaya't nawala na sa kanyang isipan na puntahan pa ang kanyang ama. Halos inabutan siya ng gabi sa pagtatawas niya ng paulit-ulit hanggang sa muli niyang naalala ang habili nito sa kanya. Nang pumasok ito sa isipan ni Tomas, dali-dali naman niyang tinungo ang bukid para tingnan ang kalagayan ng kanyang ama. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang kanyang padre de familia na tulala sa harapan ng lalaking may hawak-hawak na librong nagliliyab. May mga kakaibang usal itong iniihip sa ama niya noon na siya namang labis niyang ikinagalit. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman niya yung binato ng tigalpo subalit nagawa naman itong masalag ng nilalang. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, tuluyan namang naglaho ang demonyong nakipaglaro dito. Pagsilay niyang tulalayon at parabang wala sa sarili, agad naman niya yung inalalayan pabalik ng kanilang tahanan. Tay! Tay! Naririnig niyo ba ako? Pasensya na, Tay. Hindi sumagi sa isip ko na malalagay kayo sa panganib. Tay! Gumising na kayo! Hindi ako sanay na makita kayo sa ganitong sitwasyon. Mangiyak-ngiyak na wika ni Tomas habang marahan niyang binabagtas ang daan. Si LP naman noon, nananatiling walang imik habang patuloy lamang na sumusunod sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kanilang tahanan. Hindi na muna inisip ni Tomas ang tungkol sa mga markang nasa paligid sa kadahilan ng mas mahalaga para sa kanya ang kanyang ama. Kampante naman noon si Tomas na walang mangyayari sa kanila sa kadahilan ng alam niyang magbabantay ang kanyang kasangga buong magdamag. Nang maipasok na niya ang kanyang ama sa silid nito, agad naman niyang ipinagtapat sa kanyang ina ang mga nangyari.
Mangiyak-ngiyak na inamin ni Tomas ang kanyang pagpapabaya sa kadahilan ng nasisiguro niyang hindi mangyayari ang bagay na yon kung napaaga ang kanyang pagtungo sa bukid. Hindi naman siya sinisinoo ng kanyang ina, gawa ng alam nitong wala naman siyang ginawang mali. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na inumpisahan ni Tomas ang kanyang panggagamot. Una niyang ginawa sa kanyang ama, nilapatan niya ito ng mga usal sa katawan upang hindi magambala ng mga umaaligid na engkanto sa paligid. Paulit-ulit niya din yung inihipan ng mga buhay na salita habang patuloy na tinatawag ang diwa nito. Sa paglalim ng gabi, ramdam na ni Tomas ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Lahat kasi ng karunungang lihim na kanyang tinatangan ay ibinuhos na niya sa kanyang ama sa pagbabakasakaling magagawa niya itong mapagaling. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na niyang hindi namalayan na nagpahinga na pala ang kanyang katawan. Okay, medyo kinakabahan ako para sa paparating na episode. Pero isusunod kaagad natin yung 9 para makumpleto natin tong linggo ninyo. Pahintay na lang ako, ha. Salamat.